Treasure Hunting Weekend na naman, mga katiyats. Akin ngayon puntahan ang isang Imperial Treasure Site. At ipapakita ko sa inyo ang tinatawag na typical layout plan ng kanilang paggawa ng treasure site, na kung saan mayroong apat na malalaking boulders na marker at mayroong posibilidad na mayroon ding apat o tatlong nakabaon na deposito ng ginto na bare-bareta. So nandito ako sa lugar kung saan ay makikita niyo ang buong overview o buong view ng surroundings. At nang sa ganun, kung may makita kayo na ganito na sites sa inyong lugar, ay pwede niyong gawin ito na reference or pwede niyong gawin na pattern sa paghanap niyo ng item. Okay, so ito ang istorya nito, guys. Ang Japanese Imperial Army ay nandito raw sa bundok na ito noong umpisa pa lang ng World War II. 1942 daw ay nandito na, at ang trabaho ng isang batalyon na nandito sa bundok ay hindi para makipagdigma, ngunit sila ay na-destino para magbaon at gagawa ng tunnel at maghukay at magbaon ng mga ginto na nakuha nila sa buong Asia. Ngayon, bakit ko ba nasabi na ito ay Imperial Treasure Site, guys? Dahil dito, apat ito na malalaking grupo ng boulders na sabiang nilalagay nila ito. Ito yung pinakauna. Ayan ay hugis yan na palaka na nakatingin doon sa unahan. Ayun. Which is, ayan, malalaking boulders din yan. At itong palaka ay nasa east. Nasa east ito. At yung sa unahan na malaking boulders ay nasa west. At ang south ay yung isa dito na malaki na mayroong tulda na blue. Ayan. Yan ang south. At yung pang-apat na pinakamalaki rin na grupo ng boulders ay yung nandun, yung nasa malayo. Ayan, malayo yan. At alam nyo ba, guys, na ang pinakamalayo na grupo ng boulders na malayo siya sa tatlo? Ang tatlo ay yan ang triangulation ng treasure. Ang tatlong ito na bato, ayan, isa, dalawa, at tatlo. Yan ang pangatlo. Yan ang tinatawag na treasure in triangulation. Sa tatlong grupo ng bato na yan, sa tatlong grupo ng mga bato na yan, ay mayroong isang treasure dyan na nakabaon. At ang distansya niyan ay 25 meters ito papunta doon. At ang gitna naman niyan papunta doon sa isa pang boulders ay ganoon din, 25, at papunta doon, guys, sa big deposit, yan ay 50 or 60 meters ang layo galing sa grupo ng mga bato na ito. Kaya ang big deposit ay palaging 2 times the distance of the first triangulation of rock formation. Yan. Ang unang triangulation ng bato na yan, ng mga malaking boulders, sila ay magkapareho ang distance niyan, 25 meters. Ngunit yung isa na grupo ng boulders ay napakalayo
nasa Santiago ay double the distance of this tree, kaya magiging 50 meters yan. Kaya kung na-imagine nyo guys, ang kwento ng formation ng mga bato na ito, sila ay nagpuporma ng cross. At lahat yan ay eksaktong na naka-align sa four direction, which is ito ay east, yun doon ay west, at yung malaking mga boulders doon ay south, at north naman yung napakaraming boulders pa doon na malalaki. Kaya naisip niyo ba guys, cruciform or purmang cross palagi ang layout plan? Hindi naman lahat, typical layout plan lang ito, kasi ang sinusunod nila ay ang four directions, four cardinal points of compass, yung east, west, north, south. At karamihan ng treasure ay naka-align yan sa east-west, pero meron din iba na nasa north or south ang item. Ang importante lang na mag-cruciform talaga or triangulation yung big boulders ay naka-triangle, at ang pang-apat na grupo na boulders, yun ay pinakamalayo, yun ay parang nag-cross na sila lahat, yung apat na boulders. Kaya yan ang tips sa inyo guys. Kung merong ganyan sa inyong treasure site, yan ay Imperial Treasure Site. Kasi itong lugar na pinuntahan ko ay merong history, na meron talagang isang batalyon dito. 1942 daw na dito na tumira sa bundok na ito. Noong time na yun ay wala pang ano dito, mga tao. Kaya katibayan na nandito sila noong panahon na yun. Ang katibayan nito ay itong ito. Ito ay concrete structures ito. Ayan ay kanilang maliit na water dam. At sa unahan nito ay merong old well na nilulumot na. Ito yan. Yan ang old well, malinaw pa rin siya. Gawa din sa konkrito. Ito. Napakalinaw guys. Pwedeng inumin. Kaya tatlo ang dapat alamin sa lugar ng pag-treasure hunt nyo guys, sa treasure site. Ang history, kung meron ba talagang mga hapon na naninirahan noon sa lugar na yan, or hapon na malagid yan na isang batalyon or isang platoon. Or pangalawa ay meron bang mga marka or treasure marker sa lugar na yan. At kung meron, ang pangatlong gawin naman ay resistivity testing. Yung i-testing kung merong resistance ang lupa. Metal detector. I-metal detect ang lupa guys. Well, ito yung frog sign. Yung palaka na bato. Ayan, nakatingin siya sa dito sa malalaking boulders. Ito yung pinakita ko kanina. At naka-triangle siya sa dito sa ulo ng isda. Ayan yung ulo ng isda. Merong mata yan. Ayan. At nakatingin niyang mata niya. Ayan yung mata niya. Nakatingin yan doon sa treasure bunker. Yung doon, napakalayo. Ayun.
galing sa kanya mga 75 meters siguro. Galing sa yung isda. Pero dito sa gitna na kinakatayuan ko, yan ay 50 to 60 meters. Nasa gitna ako ng dalawang malalaking boulders, ito tsaka yun. So akyatin natin yung sa itaas. Share ko lang sa inyo ito guys. Wala naman sigurong magalit kasi ito ay walang bayad, libre. Ngayon kung tingnan natin itong malaking boulders dito ay man-made talaga ito. Ang original dyan na bato ay yung malalaki lang. Pero yung mga maliliit ay dinagdag dyan. Ngayon, pangalawang alamin natin, kung i-treasure hunt pa natin ang lugar, ang pangalawang alamin ay kung may mga marka ang mga bato. At kung mayroong mga marker, yan ay legit place for treasure hunting. Ngayon dito guys, sa nakaharap na doon to galing, yung bato doon ay nakapoint yung kanyang point dito sa malaking boulder, at ang malaking boulder na ito ay merong ayan, merong sign yan. Kaya legit ang lugar na ito. Okay mga katiyats, ito'y i-share ko lang sa inyo. Ito yung diagram ng Imperial Treasure Site na kung saan ay cruciform or cross ang kanyang layout plan. Okay, at kung napansin nyo guys ay nandyan pa rin yung triangulation of big rock. Yung nakatriangulong tatlong bato na malalaki. Ito'y actual na experience ko sa itong ganitong general treasure site na kung saan ay yung bato ay pinurma talaga na isda. Ulo ng isda, may mata. And then ito isa naman ay parang palaka na walang paa. At mayroong dalawang mata na nakatingin siya dito sa boulders sa unahan. Kaya very puzzling ang treasure site. Pero sa tingin ko ay mayroong of course treasure bunker at mayroong giveaway. Ang giveaway ay pwedeng nandito sa bato na ito. Pwedeng nandito rin. At pwedeng nandito rin. Pwedeng mayroong apat na deposito ang lugar kasi general treasure site. Nilalagyan nila bawat direksyon ng kompas. Halimbawa ito ay west. Nilalagyan yan. At dito naman sa east ay mayroon din yan. Norte, nako lalo na sa norte, nandito nilagay nila ang treasure bunker kung saan gumamit sila ng taklobo or itong giant clamshell treasure symbol na kung saan nakaharap yan sa opening ng itong entrance to the tunnel. Kaya dito siya nakaharap guys, kaya ito na portion ang treasure bunker. Kaya lang ang treasure bunker ay napakalalim. Pinakamababaw na treasure bunker ay 7 meters. Pinakamababaw yan, 7. At hanggang umabot yan sa 20 meters. Napakalalim, maabot na yan sa bedrock of the earth. Ngayon guys, bago natin masabi na general treasure site ang lugar, dapat una ay meron siyang history, totoong history na diyan talaga tumira ang mga Hapon ng matagal. Hindi pwede yung sabihin lang natin na nakakita ang luluko ng mga Hapon na dumaan, may daladalang mga mabibigat na bagay, dumaan lang yun. Baka nandun pa sa unahan ibinaon. Kasi pagdating ng mga Hapon noong unang panahon, tatakbo ka agad ating mga lulo, magtatago ka agad yun sa mga kung saan-saan na sulok. Kaya hindi nila masundan ang mga Hapon. Kaya kung sinabi nila na may mga Hapon dito, dumaan lang, ah, hindi pa yan pwede, hindi pa yan confirmation na may binaon ng Hapon. Ngunit sa itong lugar na pinuntahan ko, ay dyan talaga tumira. Isang taon, ang isang platoon, nasa 40, 40 plus soldiers ang palaging naghukay araw-araw.
Kaya mayroong mga malalim na tunnel dyan, na bundok na yan. At siguradong general treasure site. Kaya lang, ang mahirap dyan ay kaya tumigil ako dyan. Kasi medyo narinig na tayo ng ating mga kaibigan sa bundok. Alam nyo naman, kahit wala tayong makuha, ay mapagkamalan tayong mayroong nakuha. Kaya tigil muna. Baga next time naman, pag medyo wala nang umaalingaw-ngaw ng mga istorya. Okay, so pangalawang paraan para sure ang lugar na may treasure ay itong paghanap ng mga legit markers. Hindi lang markers guys, kundi legit markers. Kailangan makita talaga natin na gawa ng tao, tool mark. Hindi yung mga butas-butas lang sa creek o river. Maraming butas dyan. Maraming X, maraming letter Y sa mga creeks. Nagawa lang yan ng tubig or ng nature. Ang legit sign na sinasabi ko can be kanji. Symbols, modified kanji, letters, arrows. Ganyan, hindi na pwedeng gumawa ang nature ng mga letra tulad ng letter B, ng letter W, ng letter F, ng letter E. Pero ang X at Y, palaging nandyan yan sa mga bato na natural cracks. Pero sa ibang klaseng letra, hindi na kayang gawin ng tubig or ng crack. Tulad ng itong letter M, W, letter Z. Okay? So markers. Hindi lang markers guys, kundi legit markers. Ngayon pangatlo, para masabi natin na positive ang inyong treasure site, ang gawin ay testing. Meaning ng testing, pwedeng metal detect, pwedeng deep-seeking metal detector, or pwedeng kung mayroong magandang scanner. Ngayon kasi guys, ang dami ng lumalabas na scanner na puro mga scams. Ang medyo epektibo na scanner ay yung brand na OKM. Yan ay tested na. At yan ay mahal yan. Halos 1 million pesos yan. 700 to 1 million ang halaga ng OKM. At yan ay talagang high-tech na scanner. Yung mga scanner na nabibili lamang ng 200,000 ay parang mga ano lang yan. Itong laruan lang ng mga scanner. Akalain mo ba na 1 million versus 200,000? Kaya bakit ka bibili guys ng OKM 1 million? Yung halagang yan, pwede nang pang umpisa ng negosyo, di ba? Ang mga milyonaryo lang ang bibili niyan. Meron akong dalawang kaibigan na mayroong OKM, pero hanggang ngayon hindi pa sila nakakita. Kasi hindi nila napuntahan ang mga lugar na mayroong legit treasure markers at legit history at mayroong talagang ibinaong. Okay, so balik tayo guys dito sa ating layout. Atin muna palitan ng malinis. Okay, balik tayo guys sa ating analysis of the general treasure site or itong sinasabi na imperial treasures. Ngayon ang pag-alam kung ito ba ay general treasure site, ito kasi guys ay nagka-cruciform. Meaning eksakto siya na itong tugma sa apat na direksyon ng kompas. Tulad dito sa lugar na ito, ang kompas ay ang west niya ay sa ibabaw, and then sa baba niya ang east. And then sa andito yung norte niya, and then south. Itong baba guys, ng kung napanood niyo yung video ko noon, itong puwitan ng parang palaka o ibon na hindi mo mawari kung anong animal yan, hinukay na namin yan sa 1 meter pa lang ang dami ng tubig.
kasi sa gilid niyan ay creek. Pero kung nakita niyo yung nakuha namin, nakakuha kami ng itong bato na itsurang rectangular na nagsimbolo ng gold bar. So ibig sabihin noon, mayroong gold bar sa baba niya. At nakakuha din kami ng itlog na bato na malaki na mayroong egg yolk. Mayroon siyang egg yolk sa loob kahit siya ay bato. Kaya nakapagtataka. Ngayon, nang dumami ng tubig, bundok kasi yun guys, kung mag-water pump ka ay gagamit ka ng makina. Ang ingay-ingay ng makina. Pag-aandar ang makina, bababa na yung mga kaibigan natin doon sa tuktok ng bundok. Kasi teritoryo yan ng mga kaibigan natin. Alam nyo na kung ano. Kaya hindi ako gumagamit ng makina sa bundok. Ngayon, kung meron lang sana malapit na bahay na makakonect tayo ng kuryente, ang walang ingay ay yung electric water pump. Walang ingay siya. Kaya tinigilan ko na, ano ba naman yung kayamanan kaysa madisgrasya ka pa sa bundok guys, di ba? Kaya tigil muna. Balikan lang yan pag medyo maganda ang panahon. Ngayon, ang unfinished business namin ay itong kanyang treasure bunker. Ganon din ang nangyari, may tubig na at walang water pump kaya tigil na. Marami na kasing nagkakaalam na nag-treasure hunt kami sa bundok. At nandoon ako, siyempre maniwala yung mga tao na mayroong makuha. Okay, kaya ganito lang guys, i-share ko sa inyo paano hanapin ang mga item sa ganitong cruciform na mga bato. Ang mga bato na ito guys, ay kasing laki ito ng automobil. Yung auto natin, ganyan kalaki at mas malaki pa yung iba. Hindi ito yung bato guys na nabubuhat. Kaya ito'y legit treasure markers talaga. Ito ay isda. Kasing laki ito guys ng itong saraw jeepney. Itong jeepney na pampasahero. At itong nandito ay nako, mas malaki yan. Parang bahay kubo na yan ang laki. At lalo na itong dito. Napakalaking bato yan guys. Sabihin natin mga tatlong automobil ang laki niyan. Kaya mahalata mo ito guys na treasure site ito na imperial or general treasure kasi magkapareho ang sukat ng itong mga bato. Ito ay 20 meters sa sukat ko at pagpunta rin niya dito 20 pa rin siya at papunta roon mayroong kunting diferensya mga 22 meters. At yan ay naka-triangle. Di ba sabi natin, there is treasure in rock triangulation. Sa triangulation ng malalaking bato ay merong treasure. Kapag yan ay merong mga marka or yan ay general treasure site. Kaya dito sa triangulation of rock, meron na tayong makuha dito guys na giveaway. Sigurado dito sa puwit ng animal na ito, sigurado na yun. Kung dumiritso pa ako ng 2 to 3 meters, eh meron na talaga. Pero hindi naman kasi ako ang naghukay. Yung naghukay, sumurinder na ang daming tubig. Kahit anong gawin na baldi-baldi, sa pagbawas baldi-baldi, hindi talaga mahahabol ng baldi ang tubig na pumapasok. Kaya surrender, tigil kami, hands up. At dito naman sa isda, guys. Kung wala sa harapan ng isda, ay nasa kanyang puwet din. Saan ba tinatago ng isda ang kanyang kayamanan? Yung kanyang mga anak na maliliit. Saan ba yan tinatago guys ng isda? Dito yan sa kanyang bunganga. Diyan tinatago ng inahin na isda ang maliliit pa na seedlings na isda. Kaya sa tingin ko ay dito ang item. Mismo sa baba ng bunganga ng isda. Okay, at ang sikreto guys dito, bakit na pinpoint ko yung bunker? Kasi ang mata na ito, yan ay nakatingin dito. At ang tinitingnan niya ay itong symbol. Naka-align kasi yan. At ang symbol naman na clam or taklobo ay naka-ayan. Diyan din siya nakaharap sa digging spot. Sabi ng
isda ay tingnan nyo dyan o pagdating dyan nakita mo ang taklobo or clamshell sign, kabibi. Ngayon, ang kabibi sabi niya, ako'y open tunnel kasi ako'y nagaganyan lang. Okay? At kung ang kabibi ay nagka-close yan guys, nagaganyan, meaning close tunnel, mayroong tunnel pero close, sarado, nilagyan siya ng mga malalaking bato. Ito, nang umpisahan naming hukayin ay malambot ang lupa, walang mga bato na malalaki, kaya open talaga siya. Kaya ito ang sabi ng kabibi or clamshell, na dyan kayo sa harapan ko. Kaya nilakihan namin to guys, ang hukay namin dito ay parang swimming pool na pangbata, ang laki. Kaya nga lang, hindi natapos. So, siguro by next summer, balikan ko ang bundok na yun. Okay, at ang pinaka-importante pala guys, ay hindi ko nasabi sa inyo na ang treasure bunker ay dublihin ang distansya ng bawat bato na naka-triangle. Example, ang ito ay 20 meters, hindi pwedeng dito ang treasure bunker. Ang treasure bunker ay double the distance dito sa triangulation. Kaya ang distansya ng bawat bato na naka-triangle ay 20 meters. So kung i-double natin yan, this is 40 meters ang papunta sa bunker. At tamang-tama na nandoon itong malalaking bato na may marka na giant clamshell. Alright guys, sana ay meron akong naibahagi sa inyo kung gusto ninyong maghanap ng treasure bunker. Kaya lang, treasure bunker, malalim, merong patibong, merong booby trap. Pero nasa inyo na yun guys kung kayo'y magpatuloy sa treasure bunker niyo. Okay, ako'y magpaalam na, don't stop chasing for your dreams. Ang umaayaw ay hindi magwagi. At ang quitter ay loser. Ako'y magpaalam na, see you on my next video. Ciao for now.